Magandang hapon po sa bawat isa sa atin na araw-araw ay nag-aabang at patuloy na nakikinig at nag-aaral ng ating daily Bible study dito po sa Rema Philippines. At pinag-aaralan po natin nitong ngayong darating na linggo ay saan dapat asentahin ng mga Kristiyano para mamatay. Mga kapatid, ang goal ni Satanas ay hindi ka lang basta nakawan, hindi ka lang basta wasakin. Ang gusto niya, mamatay ka. At sisimulan niya ito sa iyong spiritual na buhay. Gusto niya ang mamatay ang spiritual mong buhay. Gusto niya na mag-backslide ka. Gusto ni Satanas na mawala ka sa ministry hanggang sa dumating yung point na ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. Ganyan yung goal ni Satanas sa buhay. Kung bakit inaatake niya ang mga Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, hindi pwedeng lalambot-lambot kang Kristiyano. Hindi pwedeng mahina kang Kristiyano. Kasi dinisenyo po tayo ng Diyos na maging sundalo ni Kristo. Hindi ka lang basta anak, hindi ka lang basta pare, hari, o propeta ng Diyos. Ikaw din ay dinisenyo ng Diyos para maging sundalo niya. Tinuturo nga po sa amin itong nakaraang training na ikaw ay isang first class soldier. Kailangan mong maging matibay, kailangan mong maging handa. Kaya natin pinag-aaralan ang mga bagay na ito. At ngayon, kung alam mo na kung saan ka mahina, kailangan mong maging malakas doon. Kahapon po sineshare po sa atin ni Pastora Lovely yung number one. Saan dapat natakihin ang mga Kristiyano para mamatay? Number one, sa ulo o yung pride o yung tinatawag na ego. Dami pong sineshare po sa atin ni Pastora Lovely kahapon. Pero isang bagay po na sinabi po niya doon na kailangan nating ng correction sa buhay. Bakit mga kapatid? Kasi ang mataas ang ego, ang mataas ang pride, hindi nagpapakorek yan. Kaya dapat, mga kapatid, ang maging prinsipyo po natin ay ang prinsipyo ng Panginoon. Ngayon po, pupunta naman po tayo sa number 2 ng pinag-aaralan po natin na saan ba dapat atakihin ang mga Kristiyano para mamatay. Number 2, sa dibdib o pagdating sa emosyon. Isa din po ito sa madalas na nagiging dahilan ng mga Kristiyano kung bakit sila bumabagsak. Pagdating sa emosyon, nagiging mahina. Mahina ang puso pagdating sa iba't ibang klaseng sitwasyon. Madaling maapektuhan. Nakakalimutan na dapat spirit-led. Pero along the way, nagiging emotion-led na. Ikaw dapat ang kumontrol sa emosyon mo. Huwag ikaw yung kontrolado. Ulitin ko po, ikaw dapat ang kumontrol sa emosyon mo. Huwag ikaw yung kontrolado. Minsan sa mga Kristiyano po, hindi nga siguro minsan eh, madalas, nangingibabaw sa atin yung emosyon o nadadala na tayo ng mga emosyon natin. Kaya minsan, nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Kasi mas pinili nating makinig sa emosyon kaysa sa desisyon ng Diyos. Siyempre, contradicting ang desisyon ng Diyos sa emosyon natin. Ano po? At dito po mga kapatid, tandaan po natin ang mga Kristiyanong madaling maapektuhan. Sila yung mga taong madaling mang iwan. Ulitin ko po, ang mga Kristiyanong madaling maapektuhan, sila yung mga taong madaling mang-iwan. Kapag karnal ang isang Kristiyano, siguradong mawawala siya sa Diyos. Bakit? Bakit mawawala sa Diyos? Susundin niya yung sarili niyang gusto. Hindi niya susundin ang Diyos, bagkos susundin niya yung sarili niyang gusto. Yung iiwan ang lahat, masunod ka lamang. Minsan, pumapasok din po dito yung part ng love life.
na minsan iiwan mo ang gawain ng Panginoon dahil lang sa hindi mo man lang tinanong sa Diyos kung yung love life ba na yan ay kalooban niya o hindi. Pero ipagpapalit mo ang gawain para lang sa isang love life na hindi ka sigurado. Kaya maging careful po tayo mga kapatid kasi baka tinitira na tayo ni Satanas pagdating sa bagay na yan. Why? Kasi gusto niyang mawala ka. Actually, hindi nga lang mawala eh. Gusto niyang mamatay ang buhay spiritual mo. Hanggat mayroong karnalidad, ang isang Kristiyano, ito ang ikamamatay ng kanyang pagkakristyano. Hanggat may pangingibabaw ng tita ng laman sa buhay ng isang Kristiyano, ikamamatay niya to. Minsan nga po, dahilan sa emosyon, nakakalimutan niyang Kristiyano siya. Lalo na kapag tinitira na ng kaaway pagdating sa emosyon o sa dibdib. Tinan mo, pag nagalit yan, akala mo hindi Kristiyano. Nakalimutan na niya yung pagiging Kristiyano niya. Sabi nga po, dapat daw ang Kristiyano kapag pinipiga o pinipisil, dapat ang lumalabas pa rin pagka-Kristiyano. Eh minsan nawawala ang pagka-Kristiyano pagdating sa emosyon na ang pinag-uusapan. Tingnan mo mga kapatid, kapag yung Kristiyano na yan ay punong-puno ng karnalidad, kapag nasaktan niyan, di na magsisimba yan. Kapag naapektuhan na ang emosyon niyan, di na magpapakita ng simbahan niyan. Tandaan mo mga kapatid, tayo po ay inalagaan ng ating mga pastor o kung sino man po ang leader na naka-assign sa atin, inalagaan ka ng leader mo, hindi para maging attender. Kasi kung attender ka lang, kapag nasaktan ka, mangiiwan ka talaga. Bakit? Attender ka lang eh. Taga-attend ka lang. Kapag napagalitan ng pastor ang attender, o ng leader, o ng ibang miyembro, o nasita patungkol sa pananamit, nasita ng konti lang naman sa pagiging maingay, kung attender lang yan, aalis yan. Kapag nasaktan nga sa sermon ni pastor yan eh, lilipat na ng simbahan yan. Ay grabe naman sa simbahan na to. Lilipat ng simbahan yan, maghahanap ng simbahan na maa-attendan na hindi niya masasaktan. Eh kapag ganun yung attitude nito, attender nga. Sige nga, kung may katabi po tayo dyan, tanungin mo nga yung katabi mo, attender ka ba? Kasi minsan pag nasasaktan ka, nawawala ka sa church eh. Hindi, biro lang. Kasi mga kapatid, hindi tayo dapat attender. Ano dapat tayo? Tayo ay brothers and sisters in Christ sa loob ng church. Kasi kung brother ka, kung sister ka, kahit ano pang makita niya na negative sa loob ng simbahan, walang perpektong simbahan, mga kapatid. Kahit ano pang marinig niya na negative, opo na. O pintas ng mga tao na kapaligid sa kanya. Baka nga kahit pumapagalitan yan eh. Kung yan ay brothers and sisters in Christ, hindi manghiiwan yan. Bakit? Eh kapatid eh. Amen po. Siguro naman tayo po, iba sa atin dito eh, may mga kapatid. Alam niyo po, yung kapatid mo, minsan kahit paanong ugali niyan. Pero pag may nakipag-away dyan, yung bang hindi mo iiwan yan, bakit kapatid mo eh? Kahit ano pang sama ng loob ng kapatid mo na yan, pag dumating yung point na humingi ng tawad sa iyo yan ng buong puso, patatawarin mo yan. Bakit kapatid mo sa Panginoon, hindi mo iiwan? Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesus sa 1 Peter 4:8, sabi niya, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Imbang natatakpan ng pag-ibig ang iba't ibang uri ng kasalanan. Yung pinapairal mo ang pag-ibig sa pagiging Kristiyano mo. Pinapairal mo kung paano may pag-ibig ang Panginoon. Ganun ka din. Hindi yung nangiibabaw sa iyong emosyon na kapag nakarinig ka ng hindi magandang salita sa'yo, nasa na yan? San ba yung bahay niyan? Aabangan ko yan. Ay, hindi po ganun.
Huwag kang lalabas sa pituan ng simbahan, ha? Tingnan nyo, sa loob pa ng simbahan, nagbabanta na. Hindi mo lang alam, yan ay parte na ng plano ni Satanas. Natutuwa si Satanas kapag ganyan na nagiging attitude natin. Mga kapatid, maging matibay tayo. Kaya nga po ang bilin po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sa chapter 4, verse 31, sabi po niya dito, lahat ng pait. Take note po, lahat. Wala kang iiwan. Lahat ng bitterness mo, lahat ng galit, poot, pag-aaway, paninirang puri, ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan. Maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan po ay bilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na alisin ang mga ganitong pakiramdam. Amen po. Meaning ng alisin, itapon. Kasi hindi nakakatulong. Ulitin ko po, yung mga ganyang pakiramdam, poot, galit, tampo, sama ng loob, binanakit, hindi kayo magpatawad, ano pa ba? Kayo na po yung magdugsong. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi nakakatulong yan, itapon. At mga kapatid, yan po ay basura na nakakasira ng buhay. Yung mga negative emotions po na yan, yan po ay basura na nakakasira ng buhay Kristiyano. At dyan tayo aatake ni Satanas. Kaya kailangan maging matalino tayo. Nakakasira po ng pagkakristyano ang mga emosyon na yan. Baka mamaya kapag dadaan tayo sa mga kapitbahay natin dahil kilala kang magagalitin, ayan o, yung nagsisimba. Ano yan? Kuhanan mo lang ng bunga ng mangga yan, magagalit na yan sa'yo. Pero kristyano yan. Dapat sana kilala tayo sa ano eh, sa paglakad sa pag-ibig, pero dahil sa hindi magandang emosyon na naipapakita natin sa iba. Akala po kasi ng iba ang pagkakristyano po ay sa loob lang, no. Hanggang labas po 'yan. Si Jesus po ang naging halimbawa po pagdating sa ganyang klase ng karakter. Hindi lang po siya naging kristyano noon sa loob. Pinakita niya sa labas. Nakita po natin, nabasa natin sa Biblia kung paano ang Panginoong Yesus ay nakisama. Kaya mga kapatid, patibayin natin yung mga emosyon po natin. Kung alam mong mahina ka pagdating sa tampo, eh minsan pa naman sasabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo naman akong maging matampuhin. Lord, tulungan mo naman ako na maging magagalitin. Paano ba? Eh minsan ang pagtuturo ng Diyos sa'yo, dadalhin ka pa niya sa sitwasyon na magtatampo ka. Diba, yung sikat na kwento po sa atin, yung tinaguan ng ulam. Minsan, gusto mong kontrolin yung galit mo, pero ang galing ni Lord kasi dadalhin ka niya dun sa time na magagalit ka. Pero titignan niya yung magiging reaction mo, kung paano mo kukontrolin yung galit mo. Mga kapatid, kung alam natin na atakihin tayo ni Satanas pagdating sa tampo, inis, sama ng loob, ipakita natin sa mukha ni Satanas na kaya nating lumakad sa pag-ibig. Na hindi ka madaling maapektuhan. Kasi kapag naapektuhan ka na, iiwanan mo ng pagiging Kristiyano mo. Baka pati gawain ng Panginoon at paglilingkod, iwan mo na din. Yes, sabi ng iba, tao lang tayo. Nakakaramdam talaga tayo niyan, yung mga negative na emotion na yan. Pero mga kapatid, piliin mong magmahal. Kagaya nga po na nabanggit sa inyo kanina kung paanong pinili ni Jesus na mahalin ang mga taong umusig sa Kanya, mga taong nakagawa ng di maganda sa Kanya, pinakita niya ang mabuting halimbawa na dapat nating tularan. Hindi siya lumaban. Maging Christ-like tayo. Maging katulad po tayo ng Panginoon. Lahat ng pinakita ni Jesus po sa atin ay pinakita niyang halimbawa na dapat lang natin tularan. Kung tutusin po alam ng Diyos na titirahin tayo ni Satanas, yan, sa ulo. Alam po ni Satanas yan. Kaya nga, dito rin sa Ephesians, ibinilin po ng Diyos na dapat daladala natin, suot-suot natin yung armor of God.
Di ba kahapon, pinag-aralan po natin yung pride o nagiging problema mo yung pride o ego mo. Dapat suot-suot mo yung helmet of salvation. Eh, ano ba nagagawa niyan? Eh, yung helmet, pinipigilan niyang lumaki yung ulo mo. Di ba, nakakompress? Pag lumalaki na yung ulo mo, dahil nandyan ang Panginoon, napipigilan lumaki yung ulo mo. Nagiging mahinaon ka. Napipigilan yung pagpasok ng negative na kaisipan sa'yo. Hindi mo pa narinig yung sinasabi ng iba. At dahil doon, naiingatan ka ng Panginoon. Ngayon naman, pagdating sa dibdib, ano yun, yung breastplate of righteousness. Yung kalasag ng pagiging matuwid. Sabi niya, suotin natin to para, syempre po, nasa dibdib yan, eh, para maging matibay ang emosyon natin pagdating ng pagsubok ni Satanas. Pagdating ng pag-atake ng kaaway, hindi agad makakapasok. I mean, hindi makakapasok ang atake ng kaaway sa'yo dahil sa baluti na mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan po nating maging matibay. Kailangan nating maging matatag. Naalala ko po, sabi po ni Pastor Boy, sabi niya, malalaman mong seryoso siya sa pagiging Kristiyano niya kung yung pagiging Kristiyano niya ay dibdiban. Pupulbusin tayo ni Satanas. Pero kailangan mong maging matibay kasi ang pagiging Kristiyano po ay dibdiban. Kaya maging matibay po tayong mga Kristiyano, lalo na ngayong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Lumakad po tayo sa pag-ibig. Magandang hapon po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, Amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, Panginoon, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa hapon na ito, sapagkat, Lord, binigyan mo kami muli ng time na mapag-aralan namin ang iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na sa mga pinag-aaralan namin ngayon ay maging matibay kami, O Diyos, na sa pagdating ng pag-atake ng kaaway, kami ay mananagumpay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil inihahanda mo kami sa iba't ibang klase ng pagsubok at naniniwala kami, Panginoon, na nalalapit na ang iyong pagdating. Lord, ayaan mo na maging kalakasan namin ng iyong mga salita sa paglakad namin sa aming mga buhay Kristiyano. Ayaan mong marating namin ng iyong kalooban sa mga buhay namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. So, bukas po ulit, sama-sama po ulit tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Ingat po kayo palagi.